So ito na ang ating finished product nga ng ating homemade pizza o DIY pizza. Okay. Zombie apocalypse. Hello mga kabayan. Magandang araw muli sa inyo lahat at welcome ulit dito kay Kuya Luz Channel. Ngayon guys, samahan niyo ulit ako na magluto ng simpleng merienda lamang. Kasi medyo gabi. So gabi na rin, makikita niyo yung oras. Ayan. So, ano, 7:30 no? Ang gabi. So, gagawa lang tayo ng dinner pero ano, hindi naman heavy. Actually, so simple lang. Gagawa tayo ng DIY pizza. So, samahan niyo ako kung ano yung mga ingredients natin at paano natin lulutuin. Okay? Yan. Share ko sa inyo kung ano yung ating mga ingredients. Okay, mga kabayan. Ito ang ating mga ingredients sa ating DIY pizza. So, gagamit tayo ng milk bread. Yan. Gagamit tayo ng milk bread. Tapos, meron tayo ditong actually, ano to? Spaghetti sauce. Gagamitin lang natin siya. Nilagyan natin ng konting tomato paste para may konting asim. Tapos meron tayong dalawang klase ng cheese, isang mozzarella at isang cheddar. Tapos meron din tayong bell pepper. And then meron din tayong pineapple chunks. And then meron tayong sausage dito. So, ayan. So kung anong klaseng tawag dito, kung anong pizza, bahala na. Basta this is just ano, sabi ko nga DIY lang kung ano yung ingredients natin. Ayan lang pwede, yan lang lalagay natin. But however, pwede rin kayong magdagdag dito ng mga olives, mga ganun. Kung meron kayong pepperoni, much better. Pero syempre, ito lang yung available natin sa ref natin. So, gagawa tayo ngayon ng DIY pizza. Okay, so samahan niyo ako kung paano natin ipe-prepare. Ayan, so una natin gagawin is lalaparin lang natin muna itong ano, ating bread. Para nga yung malapad ah. Hindi natin masyadong lalapan, ninipisan. Ayan, ganito sana. Simulan natin muna yung tatlo o kung ilan yung kasya doon sa ating pan gagamitin. So, lagyan natin ang ating pizza sauce o yung sauce ng ating pizza DIY. Wala na kayo kung paano lalatag yan. But normally, basta kailangan ma-spread out nyo yung ano, sauce natin. Mas maganda yata, kutsara gamitin ko yun. Gamit tayo ng mas maayos mga kutsara. Para mapantay. DIY homemade pizza. Alright. Tapos, lalagyan natin ng ano? Lagyan natin ng sarap yan, mas lasa. Kasi sisip-sipin pa ng bread yan eh. Kaya kailangan medyo ano. Natin ng mozzarella cheese. Show you, I need a one more chance. Oh, baby, all I need.
lagyan natin ng konting cheddar. Para mag-mix yung lasa ng ano, mozzarella at saka ng cheddar. Yan. And then, lagyan natin ng konting bell pepper. Then, lagyan natin ng pineapple chunks. Kahit lang piraso lang din. And daming laman, oh. Ganun magagawa natin. Lagyan natin ng sausage. Yan. So, meron na tayong pizza. So actually guys, meron tayo rito ng ano, meron tayong pizza maker talaga siya, o yung parang pizza toaster. Okay? So lulutuin natin yung ating pizza ng 5 minutes lang. So optional, kung wala kayong ganito, pwede rin sa oven actually, no? Kung meron kayong oven, or else kung wala rin kayong oven, wala kayong pizza toaster, pwede rin kayong gumamit actually nung ano, pan, regular pan. Kaya lang, lagi kaya kailangan lalagyan nyo ng konting butter sa ilalim. And then may takip talaga siya. Okay. So. So yan, takpan natin. Wait lang tayo ng 5 minutes. And then meron na tayong DIY pizza. Ayan, so guys. Oh, so after 5 minutes, ito na siya. Ayan, luluto na siya. Sakto. Malutong-lutong. Malutong-lutong pa ng konti yung ano natin, yung crush niya, yung tinapay bread, oh. Sakto-sakto lang yung pagkaka-toast. Ayan. So, salang pa tayo ng second batch. Actually, gagawa tayo ng ano, 9 pieces. Yung dalawa, walang ano, capsicum or bell pepper. Kasi ayaw nila ng gano'n. So again, another 5 minutes. Let's wait. Ayan. Okay mga kabayan, ito na yung ating second batch. Ganda ng pagkakaluto. Okay. So, fourth batch tayo. Third batch pala. Alright, so another 5 minutes. Thank you.
So okay na naman ang ating third batch. Yan. Usok-usok pa, guys. Sarap. Guys, ito yung ating last batch. Naubusan na siya ng ano, bell pepper at saka ng ano, ng ano, pineapple chunks. So cheese na lang at saka ito sausage. Hindi naman nakapag-antay matapos yung huling lululuto. Actually, yung unang batch, ubos na. Tapos ito, ito, binabanatan na namin habang nagluluto. Mas masarap kasi habang mainit. Ayan, umuusok-usok pa. Masarap. Try nyo rin sa bahay nyo. Try nyo. Masarap. Simple-simple pero masarap. Guys, ito yung huli oh, parang pepperoni. Ang sarap. Ayan, so mga kabayan, salamat muli sa inyong pagsama sa akin dito sa ating pagluluto ng DIY pizza. Yung ating homemade pizza lang. So I hope nakapagbigay ulit ako sa inyo ng kahit konti ulit na tips kung paano na tayo makakagawa ng simpleng merienda. Okay. So, ito na ang ating finished product nga ng ating homemade pizza o DIY pizza. Try nyo kasi talagang napakasarap. Simple-simple pero ang sarap niya. Okay. So, guys, mga kabayan, maraming salamat muli mula dito kay Kuya Lu Channel. Huwag sana nyo kalimutan na lagi kayong mag-like, subscribe, at click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Hanggang sumuli, mula dito kay Kuya Lu Channel, sumasaludo sa inyo. Salamat!